Hello Aries, Sun Moon Rising and Venus Signs. Kumusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo po, Aries, for the week. Una mensahe ninyo ay epidote, go deeper. Ayan, so parang ano dito, wag tayong mag-settle sa kung ano lang ang nakikita natin, no? So don't settle for what you can only see by your naked eye dito, Aries. Yun ang mensahe nito para sa inyo. But dig deeper, go deeper, no? Lalo-lalo na, kunyari, sa mga taong nakikilala ninyo, no? Sa mga taong nakakasalamuha ninyo. Huwag kayong magtitiwala lang sa kung ano lang yung nakikita ninyo. Huwag kayong mag-settle lang sa kung ano lang yung nandyan na nakikita ninyo, no? Kilalanin nyo palalo, no? Yung mga ganon. Kaya, you need to, to do some kind of research. Mag-dig deep kayo, kumbaga, no? What else? We have smoky quartz, let it go. Ayan. So, may mga bagay, sitwasyon siguro, tao dito siguro, Aries, na kailangan na ninyong alisin na, no? Sa buhay ninyo, i-release nyo na, i-let go nyo na. Dahil yan ay siguro hindi na nag-serve ng iyong best interest, hindi na nag-serve ng iyong highest good. Kaya panahon na para alisin mo na, no? Kasi ano na, sayang na lang naman ng space, no? Yung oras ninyo na binibigay dyan sa bagay na yan, or sitwasyon, or tao. Sayang din naman ng space niya na ino-occupy sa buhay ninyo. Hindi naman na yan nagsiserve ng inyong best interest. Hindi naman yan na nakakatulong sa buhay ninyo in any way. Hindi ba? Kaya panahon na para mag-declutter na kayo ng buhay ninyo. Panahon na para alisin na ang mga bagay, tao, sitwasyon na hindi naman na nakakasupport ng iyong soul's growth. We also have carnelian, feed your creativity. Ayan. So, siguro meron ditong opportunity na meron kayo, na merong kumakatok sa inyo sa ngayon, no? That is going to feed your creativity. That is going to somehow give you an opportunity para ma-enhance ninyo, no? Ang inyong mga talents, mas ma-hone pa ninyo yan, mas ma-improve pa ninyo yung mga ganon, no? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap dito for Aries. So we have protect your boundaries. Ayan, napakaganda nito, Aries, kasi maaaring iba sa inyo dito, no? Sa sobrang, alam mo yun, sobrang bait ninyo, sa sobrang compassionate ninyo, generous ninyo, you know, siguro naaabuso na din kayo, no? Naaabuso na kayo ng mga taong nasa paligid ninyo, kahit mga mahal ninyo sa buhay, kaibigan, mga ganon. It's because siguro okay lang kayo lagi, no? Bow nang bow lang kayo, give nang give lang kayo, na minsan siguro sumusobra na, no? Yung parang sobra na sa dapat na limitasyon ang ginagawa nila sa inyo or sinasabi nila sa inyo. Kaya inanyayahan kayo dito na protektahan ninyo ang inyong boundaries. Hindi lang din yan para sa iyo, no? Kundi para din sa kanila. Para din na matuto din silang magrespeto sa inyo, matuto din sila na alamin kung hanggang saan lang din ang dapat na limitasyon nila, no? Nakakatulong din 'yan, Aries, no? Nakakatulong din 'yan para sa mas maging stronger na relationship ninyo, no? Kung meron kayong respect sa bawat isa, kung merong paggalang sa kung ano ang limitasyon ninyo, yung mga ganon. Kaya, yung boundaries is isa din sa pinaka-importanteng bahagi, no, ng pag-maintain ng isang relationship, ng isang successful na relationship. Trust your wisdom.
Ayan. Kasi, Aries, maaring ano dito, no? Maaring may mga sitwasyon kayo wherein mas makakatulong sa inyo dito if you are going to trust your wisdom or apply your wisdom or apply the learnings, no, that you had na, no, sa buhay ninyo. Yung mga lessons, wisdom na napulot na ninyo in the past, ngayon, maaaring kailangan ninyong pagtiwalaan yan at doon kayo humugot, no? Dahil maaaring yun ang makakatulong sa inyo sa ngayon, sa inyong sitwasyon, no? Pagtiwalaan ninyo kung ano man yung mga alam nyo na, no? Trust yourself dito, trust your wisdom dito, and move forward, no? Sundin ninyo kung ano yung bulong din sa inyo ng inyong sarili, because your soul knows already, no, kung ano ang para sa iyo, kung ano ang dapat mong gawin, kung ano ang best para sa iyo. Okay, so we also have create silence. Ayan. So masyado siguro kayong busy, Aries, masyado kayong preoccupied lagi. Siguro hindi kayo nagkakaroon na ng oras para man lang magmuni-muni. Hindi kayo nagkakaroon ng oras para makapagpahinga man lang. Kaya you are being advised here to create silence, no? Gawan ninyo ng paraan, bigyan ninyo ng oras ang sarili ninyo para makapag-tune in kayo sa inyong intuition, makapag-tune in kayo sa inyong higher consciousness, because maybe that's what you need right now, no? Kailangan ninyo na ano muna, magpahinga muna ang katawan, mag-relax muna ang inyong isipan, because there are many things that maybe you need to figure out, no? Maybe you need to ano, to listen to your intuition sa ngayon, dahil then marami sigurong ano, divine guidance or intuitive messages and nudges na pinapadala sa yung divine universe na kailangan ninyong marinig, kailangan ninyong madiskubre sa ngayon na makakatulong sa inyong sitwasyon, no? So we have the tower energy, and this is sudden change, Aries. May mga biglang mangyayari, pangyayaring magaganap sa buhay ninyo dito na hindi ninyo sukat akalain, ano? Maaring surprise ito para sa iyo ng Divine Universe, Aries, no? This is a surprise na talaga namang dadalhin kayo dito ng event na to sa kung saan kayo dapat makarating, no? You will be brought by the divine dito to where you need to be at this time, which is in alignment with your destiny, no? Kaya napakaganda at the end of the day dito, no? Even if sa simula na naguluhan kayo, nalito kayo, na frantic kayo, pero at the end of the day, kapag na-realize nyo na kung nasaan na kayo, may ipagpapasalamat ninyo ito na, salamat Lord, thank you Lord for bringing me to this path, for bringing me to where I am now. Kasi you will be, ano na dito, you will be contented, you will be happy, you will be fulfilled kung saan kayo dadalhin ang sitwasyon na to, no? May gulat factor ito sa una, no? That is a warning for you. Pero yun nga, at the end of the day, you will be grateful, no? Na nangyari kung ano man ang mangyayari dito. So what else, Aries? We have Ace of Pentacles, beautiful energy. This is new beginning energy. Si Tower energy din, a new beginning energy din yan. Si Ace of Pentacles is also a new beginning energy. So parang packed kayo dito of ano, of changes, packed kayo dito ng action, no? During this period, Aries. Si Ace of Pentacles, napakaganda because this is a very prosperous and abundant energy. Kaya, ibig sabihin ito na magkakaroon na ng pagbabago, no? May transition dito pagdating sa inyong kaperahang aspeto, trabaho, source of income ninyo, may mga pagbabago dito na magaganap. Maaring doon, no? Yung change, yung massive change na to sa Tower Energy, maaring related sa inyong pangkaperahang aspeto, no? So, dito sa Ace of Pentacles, this is the opportunity na nagdadating sa inyo para magkaroon kayo ng pagbabago sa inyong financial landscape, no? Kaya maaaring magkaroon kayo dito ng pagbabago sa inyong trabaho, magkaroon kayo dito ng pagbabago sa inyong karera, sa inyong mga negosyo, kung nagninegosyo kayo,
or maaring meron ditong dadating na massive na pera sa inyo. Maaring that could come from different sources, no? Aries, maaring isang panggagalingan ng kaperahan yan, or maaring sa iba't ibang sitwasyon, no? Ang source ng kaperahan na yan. But definitely, there are money coming in sa inyo dito, no? There is financial success as well. Maaring windfall ito, maaring panalo ito sa game of chance, maaring regalo ito, maaring inheritance ito. But whatever the case may be, Aries, this is going to change your financial landscape. Now, magsisimula ka ng bagong sitwasyon dito na mas magiging maayos, mas magiging maganda, and that is going to bring forth prosperity and abundance, no, sa buhay ninyo. Maari din ang iba sa inyo dito mag-relocate, no, magta-travel somewhere, maaring sa ibang lugar, sa ibang bansa, no, maaring ganun. We have Six of Swords. Ayan, this is also travel energy. So definitely, magkakaroon kayo dito talaga ng pagbabiyahe. Mayroon ditong change of place of residence. Mayroon ditong pagmamigrate siguro sa ibang bansa. Or paglilipat ng bahay, yung mga ganon, ano? You are moving on dito with your life, no? Sa Six of Swords energy. Meron kayong pinanggagalingan dito na unhealthy situation, no? And now you're going to bring yourself now to harmony, to peace, to a happier life. Kaya napakaganda ng Six of Swords energy. So Aries, that's all I have for you for the week. Thank you for watching. Love and light. Namaste.